kukunin na ninyo ang lahat ng gusto ninyo. At umalis na kayo. Sige. Huwag kami madaliin. Kailangan din namin ang babae sa aming kuna. Kaya kunin ninyo ang babae. Sige, bilisan nyo! Abawas! Hindi. Huwag din niyong pakialaman ang asawa ko. Kapapanganak lang niya! Ha, wala akong pakialam. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Kung haro-haro niyan! Eduluhiya! Sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Eduluhiya! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Eduluhiya! Gabi na, wala pa si Senyor. Mga ganitong oras ay nandito siya. Pero ngayon, wala pa rin sila. Nako, nag-aalala na ako. Baka kung saan na naman sila pumunta. Sa bagay, alam ko naman na nag-iingat din siya sa mga lakad nila. At may kasama siya, yung driver niya. Pero kinakabahan ako. Di ko alam kung bakit. Ano na kaya ang nangyari kay Senyor? May kumakat. Sino kaya yan? Sandali lang, nariyan na. Senyor, bakit ngayon lang kayo dumating? Ha? Ano yung dala ninyo? Teka muna sandali, Paula. Papasok muna ako. Bago ko sabihin sa iyo ang lahat. Ay, oo nga pala. Sige po, senyor. Oh, nakakapagod naman. Ay, ilalabag ko muna dito sa suba. Isang bata ang dala ninyo. Saan po ninyo nakuhain, senyor? At ano ang gagawin po ninyo sa kanya? Isa-isa lang ang tanong, Paula. Sige po, senyor. Sino po ang batang yan? Siya ang batang gusto kong ampunin. Ano? Pumunta na kayo sa bahay ampunan? Kaya meron na kayong aampunin? Hindi, Paula. Merong isang ama na nagmakaawa sa akin. Para ampunin ang bata. At ako na raw ang bahalang magbigay ng pangalan. At ako na raw ang magpaparehistro. Dahil mahirap lang ang buhay nila. At may sakit pa yung asawa niya. Ganun po ba, senyor? Di mabuti naman. Para meron na kayong anak na maituturing. At meron nang magpapasaya sa inyo. Aling Paula, kaninong anak yung dala ni Senyor? Ang saya niya ngayon dahil may bata na siyang aampunin. Ay, di ko alam kung kaninong anak yon si Lida. Basta sinabi na anak ng mahirap at di kayang buhayin dahil may sakit pa daw ang asawa niya. Ganun ba? Di ngayon, meron na akong aalagaan. At alam ba ninyo, ang cute ng bata at maputi. Parang anak ng mayaman pag nabihisan. Talagang anak mayaman na ang batang yon. Kasi legal na aampunin ni Senyor at ipaparehistro sa kanyang pangalan. Ay, ang swerte naman ng batang yon. Isang mahirap. Sa isang iglap, ay naging mayaman na siya.
Talagang ganyan ang buhay dito sa mundo. Kung mayaman ka, maswerte ka. Pag mahirap ang buhay mo, wala kang magagawa, kundi ang magtiis. Gaya natin, mahirap tayo. Kaya nagtatrabaho tayo bilang katulong. Di gaya niya, bata pa lang. Di na siya maghihirap sa buhay niya. Sana lumaking mabait at masunuring bata paglaki niya. Para di tayo mahirapan na mag-alaga sa kanya. Pag naturuan na magandang asal ang bata, sigurado na maging maganda ang kanyang ugali. Sana magbana siya sa ugali ni Senyor na maunawain at mabait. Hindi pa rin nila natagpuan si Pilar Beck. Marami na silang napuntahan na lugar. Pero bigo daw sila na makita ang manugang natin. Oo, Salud. Kahit yung mga bata, di pa rin nila matagpuan. Kahit nagpanawagan na sila sa radyo at telebisyon, wala pa rin. Hanggang kailan tayo maghihintay para makita ang ating mga apo? Alam mo, Salud, mahirap maghintay. Dahil di tiyak na makikita agad ang ating hinahanap na mga apo natin at manugang. Basta umasa tayo na darating ang panahon na matatagpuan din natin sila. Sana nga, Big, para maging masaya din tayo kahit sa pamamagitan ng ating mga apo. Dalawa pa naman sila. Babae at lalaki. E mayroon na sana tayong inaalagaan. Kung bakit kasi sinama pa kahit yung mga bata. Di na sila naawa sa mga bata. Basta mga taong walang kaluluwa ay walang awa sa mga bata. At wala na silang pinakikialaman kung ano ang mangyayari sa mga kinukuha nila. Kung kilala ko lang sila, hindi ko sila patatawarin. Makaibitin ko pa sila ng patiwarik para malaman nila na masama ang kanilang ginawa. Hindi bali. May parusa din sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Hindi naman natutulog ang Diyos. Kaya sa Kanya tayo humingi ng tulong para matagpuan natin sina Pilar at ang mga bata. Alam mo si Lida, di naman pala mahirap alagaan ang batang ito. Basta busog siya, tulog ng tulog. Mabuti po yun, Aling Paula. Lalaki ka agad ang bata. At napansin ko na, gwapo itong bata na ito. Sana paglaki niya ay maging kamukha ni Senyor. May mga ganyan na paniniwala si Lida. Na nagkakamukha ang bata at ang umampun sa kanya. Talaga po, Aling Paula. Di bali, makikita din natin pag lumaki na ang batang ito kay Senyor. Siguradong magiging masaya na ang buhay ni Senyor. Totoo yan, si Lida. Laging tinitingnan ni Senyor ang kalagayan ng bata. Lahat ng mga pangangailangan niya para maging malusog at maging maganda ang pangangatawa niya, ay binibili ni Senyor. Talagang mahal na mahal niya ang bata. Aling Paula, ano pa ba ang plano ng Senyor sa kanyang ampun? Hindi ko alam si Lida. Kasi hindi naman niya sinasabi ni Senyor sa akin kung ano ang plano niya sa bata. Di pa ba pabibinyagan ang bata para maging Kristiyano na siya? Ay, ewan ko lang kay Senyor.
kung kailan niya balak na pabinyagan ang bata. Paula, sabihin mo kay Selena na bihisan ng bata. At may pupuntahan kami. Opo, senyor. Kung di kayo magagalit, pwede bang malaman kung saan po kayo pupunta? Dadalhin namin sa kanyang mami. Ah, ganun po ba, senyor? Ano kayang magiging resulta pag nakita ni senyora ang bata? Alam ko na magugulat siya, Paula. Pero mauunawaan din niya siguro kapag naging malinaw na ang kanyang pag-iisip. Basta gusto ko na lang ipakita sa kanya. Baka sakali na magustuhan niya ang bata. Sana nga, senyor, para manumbalik ng linaw ng kanyang pag-iisip pag nakakita siya ng bata. Ah, sige na, Paula. Sabihin mo na kay Selena para mabihisan na niya si Roland. Opo, senyor. Ah, sige po. Maiiwan ko muna kayo dito. Ah, ipapasyal ko ang bata para may ibang nakikita ang aking asawa. Baka sakaling maalala na niya na meron kaming anak at maging masaya siya. Dahil mahilig din mag-alaga ng bata, doon pumasyal ang inaanak niya noon. Si Lida, ano kaya ang magiging resulta ng pagpapakita ni Senyor doon sa bata? Gusto rin kaya ni Senyora? Oo, Aling Paula. Ngumiti si Senyora at hinawak-hawakan sa kamay ang bata. Tumawa kasi yung bata, kaya nilaro ni Senyora. Kung ganoon, meron ng pagbabago sa kalagayan ni Senyora. At sa pagnginti niya sa bata, ay nagustuhan ang pagpapakita ni Senyor sa kanya ng bata. Pati yung bata ay tumawa na rin sa kanya. Tama kayo, Aling Paula. Gusto niyang kargahin ng bata. Pero hindi pumayag si Senyor. Baka kasi mabitawan niya ang bata. Ay, di ba siya nagalit nang ayaw ipahawak sa kanya ang bata? Nalungkot lang, pero kinakawayan niya ang bata. Ay, mabuti naman at di niya pinilit si Senyor na ibigay sa kanya ang bata. Hindi, Aling Paula. Basta hinawakan uli sa kamay ang bata at saka nagbabay. Ay, ganun ba? Ay, mabuti naman at umalis na kayo ni Senyor doon. Kasi hindi alam ni Senyor ang takbo ng utak ni Senyora. Kasi kung minsan, hindi mapalagay ang Senyora at kung ano-ano ang ginagawa. Sa bagay, kung minsan, ganoon pa rin ang ginagawa. Tumatawa, umiiyak, at nagsasalita. Bakit ganoon pa rin siya? Talaga kayang hindi nagagaling ang Senyora? Matagal na siya sa ospital. Hanggang ngayon, nandun pa. Di raw maintindihan ni Senyor. Umiinom naman siya ng gamot. Bakit matagal ang kanyang paggaling? Para makasama na niya si Senyor. Para may matawag na siyang mami ang bata. Music.
Tapos na rin ang mga papeles para legal ang pag-ampun ko sa bata. At sa lalong madaling panahon ay magaganap ang bongga na binyag ng aking anak. Kung ganoon, Senyor, di marami kayong bisita at maging ninong at ninang ng anak ninyo. Oo naman. Marami kasi ang nagpresenta na ninong at ninang. Kaya siguro magiging masaya ang pagdiriwang ng kanyang binyag. Sigurado, Senyor. Marami ang dadalo sa binyag ni Baby. At nakakatuwa ang bata, Senyor. At gaya ninyo rin na gwapo. Oh, sana nga maging matatag ang batang ito. At kung ano ba ang pangarap niya, sana ay maging matagumpay siya. Basta nasang hustong paggabay ninyo, Senyor, ay matututo ng marangal ang bata. Sana paglaki niya ay gaya ninyo na matagumpay sa negosyo. Oo, oh, ewan ko lang, Paula, kung ano ang gusto niya sa buhay. Hindi pwede na pakialaman ko ang kanyang magiging desisyon kung sakali. Pagdating ng araw na siya ay nasustong gulang na. Tama po, Senyor. Kasi pag diniktahan ninyo at di niya gusto ang ipapagawa ninyo sa kanya, di siya magtatagumpay. Kaya hayaan na ninyo siyang mamili kung ano ang gusto niya o kaya'y pangarap niya sa buhay. Alam po ninyo, Aling Paula, may napansin po ako sa bata. Ano ba yun si Linda? Kilala mo kung sino ang bagulang niya? Hindi po ako sigurado. Pero malakas ang kutob ko na ang batang inampo ni Senyor ay anak ng kilala kong tao. Ano? Sino ba sila? Kilala ko rin ba sila, ha, si Linda? Opo, Aling Paula. Kasi yung nunal niya sa pisngi ang palatandaan. Dahil nakita ko pa nung binisita ko sa ospital at sa bahay nila. Sino ba ang kinutukoy mong magulang ng batang ampon ni Senyor? Alam ko, Aling Paula, na ang batang yun ay ang mga tinangay ng mga rebelde. Ano? Pero paano napunta kay Senyor? Siguradong iniwan nila sa isang tao at sinabihan na ipaampun ang bata. Mabuti na lang at si Senyor ang nakakuha. Oo nga si Linda. Kaya tiyak ang magandang buhay sa piling ni Senyor. Ah, teka si Linda, pwede bang sabihin mo sa akin sino ang magulang ng bata? Sino ang tinutukoy na si Lina na magulang ng bata? Mga kaibigan, sundan bukas sa pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Ideolohiya! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Jun Cabato, Robert D. Guzman, Amy Diaz, Oscar Ora, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, sa panulat at direksyon ni Amy Diaz. Ideolohiya! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio
para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.